Arjo Jane, pag-usapan natin ang inyong MMK episode this coming Saturday. Diba? Ito nga, two-part ito. Hashtag MMK Dr. Free. Can you tell us more about this? Okay. Nakahiya ako kayong dalawa. Yeah, it's about the life story of Dr. Bactol, of how he was a committed doctor. It was beyond just being a doctor, you know, and a life of a doctor. Papakita din kung paano din sila nahihirapan, especially like us artists, diba, na nako-call time tayo kahit may events or may kunyari Pasko, I'm sure may nagtatrabaho pa rin, just like them. And it would show you the true side of a doctor. Kasi ang nakikita lang natin is kung gaano sila sakari seryoso, or they could be funny with patients. But that's the most we can see. We never actually thought about how they feel at times na, di ba? Of course, napapagod din yan, tao din yan. And, you know, but yun nga, makikita mo yung kwento of Dr. Bactol and his love story, of course, with Lerma and sa pamilya niya. Ikaw mismo ang gaganap sa buhay ni Dr. Bactol, Arjo? Yes, Jaiho. Ako na, yes. Dr. Bactol. Wow, bongga naman. Hindi kasi nung narinig ko, binanggit mo yung about sa call time, about sa pagiging artist natin, and parang katulad din sa mga doctors, di ba sila talaga yun, yung parang walang oras, on call sila, kapag may nangangailangan sa kanila, dapat talaga always available and ready sila, yes, para magsilbihan yung mga clients or yung mga patients nila. Ikaw, Jane, you're playing the role of? Doctora Lerma. Ayan. Ako yung magiging girlfriend ni Dr. Ev, which is yung character ni Arjo. And ayun nga, about sa story, kasi dun mo malalaman yung pinagdaanan nilang lahat eh, especially si Dr. L. And ayun nga, ang experience ko kasi dito, kami nila Arjo, nagtitaping lang kami. Paano pa kaya yung mga totoong mga doktor na talagang gumagawa? Like, sobrang nakakapagod, pati yung dedication mo talaga dun sa trabaho mo. And number one dun yung kailangan mo i-sacrifice yung oras mo sa mga taong mahal mo talaga para lang ipagsilbi yung mga nangangailangan. Ayun. Totoo, kaya tinatawag natin talaga sila ng mga bayani din natin. Especially ngayon, no, napakabagay ng kwento na yan kasi ang mga frontliners natin talaga, yung inuuna nila, yung ibang tao bago ang kanilang mga sarili na nagsisilbi sa mga ospital at sa iba't iba pang mga lugar dahil nga sa kinakaharap din natin COVID-19. Ngayon gusto kong malaman, anong pakiramdam, Jane and Arjo, na sa pagbabalik ng MMK sa mga panibagong kwento, dahil maraming nakamiss, kayo ang unang sasabak. At two parts pa ito, ha? Syempre, nakaka-overwhelm. And yung tiwala sa amin, binigay sa amin yun. And of course, hindi ko naman in-expect na makakatrabaho ko si Arjo Atayde, and of course, si Tita Sylvia. And yun, nakatuwa lang na sa amin pinagkatiwala itong first episode and pilot episode na to. Arjo? Nalabi yung Arjo Atayde. I'm very blessed. We're all very blessed, Jaiho. We've been down for how many months? I felt like I was back in my playground, you know. That's such an emotional thing. I mean, for every artist, I'm sure. No right. matter what we do, it, you know, some way, some part there, it's always going to be hard. I'm just happy to be back and be given this opportunity by ABS, you know. Also, especially to be given the opportunity to work with artists such as Jane, you know, and it's my first time working with her, and I love working with new artists, with the artists I've never worked with. And given the opportunity, I learned a lot. I think deep inside, somehow, it became an emotional lock-in for me, missing everyone, missing what I do, seeing actors do what they do on the set, broad people, I miss seeing broad people. It was just so much fun. I enjoyed every moment of it with the cast, with Jane, everyone. Magaling lahat ng kasama ko sa MMK episode na to. Magaling lahat ng artista, I have to say. And they made work so much easier. So much easier. From director to cast to prod, everything. So I'm very thankful, Jaiho. I'm very, very thankful for everything. Totoo, di ba? Sa panahon natin ngayon, di ba? Ang magkaroon tayo ng trabaho na gustong-gusto natin ginagawa, sobrang laki ng pagpapasalamat natin kasi naipagpapatuloy natin yung craft natin. But of course, we are now working dito sa tinatawag na new normal setup.